Hello guys! Today's video, mag-Q&A muna ulit tayo. Bali, tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para marami tayong matutunan na bago kung paano mag-alaga ng African lovebirds. Hindi lang mag-alaga, yung mga ginagawa pa sa mga African lovebirds, kung ano yung mga dapat nating gawin. And mag-intro na tayo, tara na, let's go! Okay, unang tanong tayo kay Steven John C. Kiason. I-ano ko na lang, i-short ko na lang. Bali, ang tanong niya kasi dito, kung pwede daw ba sa terrace yung cage dahil yung tambucho ng sasakyan ng papa niya ay, ano, maingay. Bali, na naririnig ng mga ibon. Bali, ako, ang sasagot ko dyan, pwedeng-pwede po yung mga cage natin sa terrace, lalo na kung ayan ay nasisikatan ng araw, ng ano sa unang sinag ng araw, sa unang sinag ng umaga. So mas maganda 'yon. Tapos parang nakaka-presko sila ng ano, ng hangin. Kasi nasa terrace sila, maganda yung flow ng hangin. Ayun ang maganda rin sa ibunan. Bali, okay lang na ilagay ang cage nyo doon sa terrace tulad ng setup ko. Meron akong tatlong cage na nasa terrace. Okay yun, magandang idea yun. So, question number 2, ang tanong ni Kay Celine Cabuco. So, yung tanong niya dito, bakit po ganun? Nagkaka-itlog sila, kaso pinapatay nila yung itlog. Minsan po iniinom nila. Nakakaano pala tong question mo, parang nakakatakot naman yung ibon mo. Bali, ito, para sa akin, may kulang doon sa breeder mo. Nakakakuha ba sila ng tamang fats or tamang protein na pagkain na binibigay mo? Tapos kung meron ba silang calcium na nakukuha? Kasi yung itlog kasi, mataas yan sa fats, tapos mataas yan sa proteins. So, para sa akin, yung pagkakaintindi ko sa tanong mo, kinakain nila yung ano, yung laman ng itlog kasi kailangan nila ng high fats or high protein. So, kung hindi kayo nagbibigay ng mga ganun na mataas sa fats or sa protein, kailangan nyo na magbigay. Ang example ng mga high fats or high protein, yung mga sunflower seed, yung oat growth, o kaya yung boiled egg. Mas maganda kung yung nilagang itlog ang ibibigay nyo kada linggo. Pwedeng dalawang beses kada isang linggo or tatlong beses. Okay? Importante din kasi yung mga high fats or high protein sa mga African lovebirds natin kasi diyan gumaganda yung katawan nila. Nami-maintain nila yung tamang yung build ng kanilang katawan. So kung meron tayong pagkukulang sa pagbibigay sa ating mga African lovebirds, kailangan nyo nang magbigay para hindi nagkakaroon ng ganitong sitwasyon na pinapatay nila yung itlog, yung parang iniinom na nila yung laman ng itlog tapos kinakain nila yung eggshell, o di ba? Parang ang daming kulang. Ayun ang pinakasagot ko sa tanong mo na bigyan nyo sila ng high fats or high protein tapos maglagay kayo ng calcium dun sa kanilang cage tulad ng mineral block o kaya ng cattle bone. Okay? Ayun ang aking sagot sa tanong mo. Okay, question number 3. Okay, yung tanong ni Eduardo Bustos. Ask ko lang po, kapag ba putol ang buntot ng ibon, aalisin po ba o hahayaan lang? Yung balahibo ng ano, ng buntot, okay lang po kahit nandoon lang 'yun. Okay lang kahit putol po 'yan kasi pag tumatagal, pag ano, nagiging matured ang ibon natin, nagbabago po 'yan. Tumutubo po ulit 'yan kasi meron po tayong tinatawag na molting sa ating mga African lovebirds. Bali kasi yung molting ay hindi nawawala yan sa buhay ng ating African lovebirds. Kapag nagmamolt ng ibon mo, tumutubo ulit yung mga balahibo. Tapos maghihintay ulit ng mga ilang taon, isa or dalawang taon, magkakaroon ulit yan ng molting. Ganun lang yun, nagbabago lang na nagbabago yung kanilang balahibo. Kaya
kung putol yung balahibo ng buntot ng inyong mga ibon, okay lang po yan. Hayaan nyo lang po kasi tutubo po yan ng mag-isa. Okay? So, question number 4. Okay, itong question number 4 kay Bobby Ortega. Tanong po, unang itlog po ng pair ng perso, first egg niya, nasa nest box daw ng itlog. Tapos yung pangalawa daw, nahulog. Tapos yung nalaglag daw na itlog, yung pangalawang itlog, binalik niya agad doon sa nest box. Pero yung pangatlo, pang-apat at pang-lima, hindi niya daw naabutan. Nakita niya na lang daw na butas na yung itlog. Kaya nangihinayang siya, bakit daw laging ganon na nangingitlog daw yung ibon niya sa kanya, sa cave. Bali ito, shinner sa akin ng kaibigan ko sa pag-iibon doon sa taga-Angono na bakit nahulog yung itlog tapos bakit binutas. Kasi kakasilip doon sa itlog tapos laging nabubulabog yung mga parents, yung hen. Laging nabubulabog, laging nai-stress. So, kapag ang ibon natin ay na-stress, tapos lalo na kapag may itlog, ayan na yung chance na ilalaglag nila yung mga itlog, bubutasin muna nila bago nila ihulog, o kaya ibibigla nilang ihulog para masira doon sa cage. Diba? So, kung ang ibon natin ay lagi natin na-stress, lalo na kapag may itlog, kailangan nating iwasan yun. Alam natin na nakaka-excite niya na magkaroon ng itlog yung mga hinihintay natin. Pero syempre, kung gusto mo mabuhay yung mga itlog na magkaroon ng similya, tapos mabuhay yung itlog na lumaki yung inakay, syempre, alam natin yung ating gagawin na huwag nating istorbohin yung mga parents natin, yung mga breeder natin. Hayaan natin sila na maglimlim, hayaan natin sila na kung anong gusto nilang gawin sa loob ng nest box kasama yung itlog. Ang kailangan lang natin gawin, bigyan lang sila ng pagkain, ng tubig, ng mga vitamins. Ayun lang, huwag na natin silang istorbohin, huwag na natin silang bulabugin, stressin. Kasi ayan ang mangyayari na babasagan nila yung itlog, ilalaglag nila yung itlog. Okay? Ayan lang ang pinakasagot ko sa tanong mo. So, question number 5 naman tayo. So, yung tanong ni Mar Figuera PH. Ask ko lang po, ano po ba ang pang-pa-fertile ng egg? So, yung ibig sabihin kasi ng tanong niya, pang-pa-fertile. Bali, bago mag-lay yung itlog. So, kailangan natin bago ilabas yung itlog ng ating alaga, syempre kailangan natin na bigyan sila ng vitamins tulad ng vitamin E. Kasi yung vitamin E, ayan yung pampagana sa mating, tapos yung nagpapa-fertile sa mga itlog. Bukod pa yung paglilimlim, syempre. Kasi magkaiba yung ilalabas ng itlog tapos yung nililimliman yung itlog. Kailangan natin magbigay ng mga fertility booster tulad ng successor pellets. Ang successor pellets kasi ay fertility booster. O kaya yung sa Picoy Vitamins, yung Fertibird, ayun ay fertility booster. O kaya kahit anong multivitamins na may vitamin E tulad ng mga essential vet, ng mga selectrogen, yung mga ganon, yung mga Fertivit, yung mga ganun. Basta may vitamin E. Ayun yung mga nagpapa-fertile ng mga itlog. Tapos, kapag nalabas na ng ibon natin yung itlog, ayan na yung ilimliman ng mga inahin, ng mga tatay or nanay. Ayun, okay? Sa ganun naman, kapag may itlog na, tulad nung tanong kanina, kailangan wag natin silang istorbohin para ma-fertile yung itlog. Oo, nakita na natin may itlog, hayaan na natin silang maglimlim. Huwag na natin silang istorbohin kasi para mabuhay lahat ng itlog na kung meron sila. Question number 6. Okay, yung tanong ni Jeffrey Ferrer. Bali, question number 6 na to. Sir, pag magbibigay ba ng gulay or soft foods, pabawasan ba ang ibibigay na seeds? Bali ako, nagbibigay ako ng gulay. After ng gulay, magbibigay na ako ng seeds. Ganun ang ginagawa ko. Pero hindi ko binabawasan yung pagbibigay ng seeds. Bali, kung magbibigay ako ng pechay, isang tangkay kada pares. Okay? So, isang tangkay, okay na yun. Tapos, pagpapahingahin ko muna sila ng
dalawang oras o kaya apat na oras, tapos saka ako magbibigay ng mga seeds. Ganun ang aking diet sa aking mga alagang alagang African lovebirds. Pwede niyong gawin 'yon. So sa umaga, kunwari 6 AM, magbibigay na kayo ng gulay. Okay 'yon. Tapos dalawang oras, after 2 hours or after 4 hours, tanggalin nyo na yung mga gulay na natira, tapos saka na kayo magbigay ng mga seeds. Okay na yun. Tapos yung seeds na yun, pang buong araw na. Hindi mo na kailangan magbigay ulit kapag naubos. So, question number 7, ito ay pinaka sobrang nakaka-disappoint sa mga ibon natin. So, yung tanong niya dito, bakit po kaya yung cock na albsto ko nagme-mate sa perch? Pero may pair naman siya na hen. So, yung itong scenario na to, yung cock daw niya ay binabayo yung perch. Okay? Bali, napaka-disappoint, nakaka-disappoint ito sa mga cock. Bali, meron din akong nasubaybayan na ganito. Sabi niya na yung cock niya ay binabayo yung sanga ng malunggay, hindi yung kasama niyang hen. So, ang sabi naman ng ibang tao, sakit, hindi siya sakit, parang bisyo. Nagiging bisyo daw to ng mga cock na wala pa daw nakikita na gumagaling to. So, kung ang cock niya daw ay binabayo yung mga perch o yung mga sanga o kaya yung mga gulay, ayan ay hindi natin malalaman kung mawawala ba yan or pwede pang mangyari na makipag-mate siya sa hen. So, hindi natin alam na yung sagot dito, pero mas okay kapag ganito, aalisin mo kung ano yung binabayo niya. Kung yung binabayo niya yung perch, alisin mo yung perch. Palitan mo ng panibagong perch, okay? Ganun lang yon. Huwag natin silang sanayan lalo na ganyan ang ginagawa nila. Okay po? So, kung okay na yon, question number 8, ang tanong ni Kizel Ann Laigo, dapat ba madami na ilagay na patuka kapag may inakay na? Bali ako, ang nilalagay ko dati kay Maha, 1 tablespoon na oat cloth, 1 tablespoon na sunflower seed, tapos 1 tablespoon na chick booster. Bali, yung tatlong yun ang binibigay ko. Okay lang kung madami ang ilagay niyong patuka sa kulungan ng breeder nyo, kasi pipili naman sila dyan at kailangan nilang buhayin yung kanilang inakay. Tapos, huwag nyo nang tanggalin yun, hayaan nyo na buong araw, buong gabi, hanggang kinabukasan para sa umaga pa lang, mapapakain na agad nila yung inakay. Okay na yun, huwag nang tanggalin, kapag naubos na, refillan na lang. Ganun ang aking ginagawa at wala naman naging problema. So, ayun lang ang aking kayang sagutin. Sana may natutunan po tayong lahat. Kung may bago po tayong natutunan, bigyan lang po tayo ng subscribe at pindutin na rin ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. At kung kayo ay hindi pa po nakakasali sa aming Facebook page at Facebook group, sali na po kayo at mag-like na rin sa aming Facebook page. Maraming salamat po sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video. Oops, wait lang. Shoutouts pala muna. Shoutout muna tayo. Okay, shoutout tayo kay Jerson Pasqua, kay Darwin Bungon, kay Kian Rojas, kay Mark Daniel, kay The Animal Lover Asher. Shoutout din kay Alfred Orbiso, kay John Peter Nones, kay Julius Villa, kay Ivan Rafael Peralta, kay Johnny Baun, kay Halaman Duke. Tapos, shoutout din kay Joshua Wage, kay Kim Poy, kay Gabriel Marayo. Shoutout din kay Mark TV Pigeon, Bird and Pigeon Videos. Shoutout din kay Gerard Dorica. Shoutout din kay Dick. Shoutout din kay Jared Vlogs. Shoutout din kay John Agravante, kay Florence Aquino, kay Alvan Gabriel, kay Avriel Maranan. Wow! Ah, Gabriel pala yun, tapos Avery. Kala ko parehas na apelyedo sa pangalan. So, shoutout din kay Hans Tejaja, kay Mar Figuera PH, kay Kero Gazon, kay Eduardo Bustos, kay Kayseline Kabuko, kay Steven John C. Kison,
At shoutout din kay Andre Plays Roblox. So, shoutout sa inyong lahat. Salamat sa mga comment nyo, lalo na sa mga nagtatanong. At kung may mga katanungan pa po kayo, mag-comment lang po at sasagutin po natin yan through comments or video. Okay? At kung gusto nyo po shoutouts, mag-comment lang din po kayo at isa-shoutout namin kayo sa kada video namin. So, salamat ulit sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.